Sir Erlito, nang magandang hapon. Magandang hapon po. Kasama niya yung kanyang anak na si Ma'am Evelyn Borja. Tay, magandang hapon po, Tay. Magandang hapon din po. Nakakalungkot po yung video na nakita po namin. Ba't ho nagkaganon? Ano pong nangyari? Ba't nagawa yun sa inyo nitong si Ronald Makalintal? Eh, ako po yung nasa bahay namin, sa kubo ko. Opo. Si pagkagising umaga, ako'y pauwi ng Laguna. Mm-hmm. Eh, atay ko lang pamasahe, bigla dumating sila. Okay. Akala ko naman, kakausapin lang ako. Eh, pagdating doon sa inumpuan ko at nagpapaltong damit, binanatang agad ako, sunod-sunod. Pero anong dahilan, sir, na dumating siya walang kabog-abog, binanatang kayo ng gano'n? Wala po, wala po siya. Basta inupakan agad ako. Magkakilala ho ba kayo? Eh, matagal na ho kami magkakilala niya kasi po naglilinis sa subdivision, nagbubutang-damo mo. Yun naman trabaho ko doon. Ah, nasabi niya ho ba sa inyo yung dahilan kung ba't niya nagawa po yun, Tay? Wala, wala naman sila masabi. Kasi wala man ako tara sa kanila, wow, kaso. Matapos wala kanya saktan, wala siyang ginawang pagpapaliwanag? Wala ho. Okay, kayo ho'y pinatawag sa barangay pareho? Oo. Anong sabi niya po doon sa barangay? Wala rin no eh. Wala mo sinabi ho doon. Sinong gumawa ng pag-iimbestiga tungkol sa insidente? Wala mo nung nag-iimbestiga namin doon. Hindi po kayo nag-file ng blatter at nag-reklamo? Hindi ho. Wala mo pinapile na blatter sa barangay. Ah, walang blatter sa barangay? Wala. At hindi rin kayo nagpa-blatter sa PNP? Oo, dito na po. Ma'am Evelyn, hindi po maliwanag sa akin kung bakit ho nagawa yun ni Ronald kasi hindi pala nagpa-blatter sa pulis, wala raw blatter sa barangay, walang patawag. Ano pong reason sa palagay po ninyo bakit nagawa yun kay tata? Magandang hapon po. Yes, ma'am. May ano po, yung pong tatay ko po ay matagal na po nakatira sa Emerald Home. Okay. Almost po mga 10 to 15 years na po. Ang trabaho po niyan ay tatabas-tabas po ng mga damo-damo sa mga bahay-bahay. Opo. Binibigyan-bigyan po siya ng kaunti pa ang pagkain niya. Yun po ang trabaho niya po. Opo. Ngayon po, pinaalis na daw po siya doon sa lugar na yun. Kaya, may pumunta po sa amin na kunin na lang daw siya. Okay. Ngayon po, ang ginawa ko po, kinuha ko naman po siya doon. Mm-hmm. Ang problema po, si Papa po ay balik nang balik to. Napamahal na daw po siya doon sa lugar na yun. At marami naman po nagmamahal sa kanya. Okay. Ngayon po, ang ginawa ko po, ay di naka-apat, lima po, hatid, sundo, ay kinakaumpo ko siya doon, kaya lang naalis. Mm-hmm. Nabalik pa rin po siya doon. Okay. Ngayon po, wala na po akong magawa. Okay. Di pinabayaan ko naman po siya. At minsan po, napasyal sa amin, Pasko, bagong taon. Pero nabalik pa rin po siya. Okay. Ngayon po, nung huli po, may nagpunta po sa amin doon na isang presidente po ng Emerald, ng subdivision. Yan po ay pinaalis na po talaga. Hinatid na po siya doon dito sa Laguna po. Ang makulit po talaga si Papa, di bumalik uli doon. Ano po yung pinaka-reason sa inyo pong palagay? Yun po, kasi po balik nang balik po siya doon sa lugar na po yun. So ano masama kung pabalik-balik po sa lugar na yun si tatay? Yun nga po, yun po pang masakit po dapat hindi na lang nila sa pulis kung mayroong reklamo sa kanya. Ang problema po ginayon po ang Papa ko Kaya okay. Po, humihingi po ako ng tulong po sa inyo. Okay. Pero po ito po ay naka-blatter na po. Dinala na po namin ito sa pulis at sa barangay. Sino po dun sa barangay ang nakausap nyo? Yung konsehal Alan. Saka po yung si Ronald Makalintal. Ito na po si Makalintal, ano? Ronald Makalintal, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon po, Senator. Opo. Si Ronald po to. Opo, Sir Ronald. Sir Opo, Ronald, bakit yung po nagawa yung kay tatay? Kasi yan po, sir, ilang beses namin turnover doon sa mga sa pamilya. Una po, sila Vice po, dinala po sa Rosario yan. Kung familiar po kayo, sir. Mm-hmm. Tapos, nung last time po, sumama na nga po ako, kumonvoy na po kami, sabi po nung anak, nung dadali na po na, pa-fourth time na po yan, dinadali namin sana, sir, sa Rosario, sabi po ng mga anak, wala sila
Bakit po dadalhin sa Rosario? Ano meron po sa Rosario? Doon po sa isang anak niyan, sir. Okay. Opo, tapos ganito po, sir. Nagko-convoy na nga po kami. Sumagot po yung anak, wala daw po sila sa bahay. Pabayaan na daw po, dalhin daw po sa kapatid sa Alabang. May mga conversation po kami ng messages na mga yan. Opo. Na itinatatwa na daw po nila yung ayon tatay nila. So sabi ko nga po, in-interview ko rin po yung matanda, with due respect po sa edad niya, sobra-sobra ko pong nire-respeto yan. Okay, bakit po kayo nakikialam sa problema ng pamilya? Hindi naman po kayo barangay chairman o kagawad sir, o tanod man lang? Hindi po ako nakikialam, sir. Actually, ito po ay usaping BOD, Board of Directors, sir. Board of Directors po kayo ng subdivision. Yes, sir. Asset security po. So, security. Okay, sige po. Ganun na nga po. May problema doon sa kung saan dadalhin si tatay, kaya kayo ay nagalit. E ano ngayon, sir, kung siya yung tumambay doon sa subdivision, ba't hindi niyo lang po i-refer sa barangay? Sir, apat na beses na po namin yung in-report. Actually, ang kuwan nga po, yung huli po, kung bonboy na nga po ako, dinala na po namin sa Kalamba, doon sa asawa. Pero sandali lang, sir. Sir, harmless naman itong si tatay. Sabihin na natin makulit at nandun tumatambay sa subdivision. Ano ngayon kung siya'y tumatambay doon? Opo, sir. Ano masama? Ayan po kasi, sir. Lagi niya sinasabi dito, wala pong magpapakalit sa kanya. Pinagawang ko po yan ng memo kay General Buena. So ano ngayon, sir, kung ayaw niya magpaalis doon, anong masama? Sir, may mga previous sa kwan po yan na reklamo yung mga taga rito sa subdivision na pinag-uusapan po ng buong group. Ayan nga po ang laging pinag-uusapan. Sir. Po. Magbigay ka sa akin ng documentation mula sa barangay o mula sa PNP na nakablater na kung saan si tatay na reklamo dahil siya nang gugulo. Kapag meron ka maipakita sa akin ng ganon, then I'll be a little bit lenient to you. Pag wala, yes, sir, patatanggalan kita ng lisensya ng baril, pakukulong kita. I promise yes, sir, you. Yes, sir. Makukulong yes, sir, ka yes, sir. Na, matatanggalan ka muna ng baril, makukulong ka pa. Yes, sir. Sinisiguro yes, sir. Ko sa'yo, sir. Yes, sir. Salamat, yan po, sir, nakatagalan sa bato. Imuni-muni mo na, sir, kung paano ang itsura mo sa loob ng kulungan. Number one. Yes, number sir, two, yes, sir. Yung baril mo, sir, kumpiskado yan at wala ka ng lisensya. Napakayabang yes, sir, mo yes, sir. Naman? Sir, hindi naman po. Sir, naging board of directors ka lang ng isang subdivision? Sir, ganun ka nakayabang? Sir, grabe ka naman. No, sir. Ano sir, bang rango mo po sa Air Force dati, sir? Sargento, sir. Sargento. Sir. Yes, sir. Sir, ganito po. Hindi ko po maikon ng side ko. Pero, hindi sir, the video shows everything. There's no explanation needed. Ano pa man explanation yes, meron ka, naglabis-labis ka ng paggawa ng iyong action doon. Yes, sir, sabihin yes, na natin makulit si tatay. Sabihin na natin ayaw niyang umalis sa subdivision. Sabihin na natin gusto niyang tumambay doon, nalabag sa patakaran niyo dyan sa subdivision. Hindi mo kailangan siyang bugbugin. At lalo pat yes, nagpaputok yes, ka sir eh. Yes sir, yes sir. Nagpaputok yes, sir. Ay paano kung yung pagpaputok mo eh dumaplis at tumama sa ulo niya? Yes sir, yes sir. Dumaplis doon sa dingding. Yes sir, yes sir, yes sir. Nagpaputok ka sir eh, di ba? Yes sir, yes sir. Kayo ba sir pumasak sa New Year's psychiatric exam nung kumuha kayo ng PTC nyo? Yes sir, yes sir. Yes, kasi sir, para sa akin sir, may topak ka sir. No sir. Imbis na magalit ako sir ng gusto, ngayon ang naawa ko sir dahil gusto ko pa-check ko muna yung utak mo sir, baka yung mga tornilyo sa utak mo medyo maluwang na. Yes sir, yes sir. Opo sir. Sir, ganito po yun. Yes sir. Wala po akong masabi kasi sabi ko nga po, hindi po ako nagkukuhan, mamalaki or nag-iayabang. Ang tagal ko pong nasa service at the same time, yung pong unit ko, yung pong firearms ko, kompleto po. Pero hindi ko lang po may paliwanag, senior nga po yung matanda. Pero yung pong mga ginagawa niya po, ayaw ko pong sa akin manggaling. Kasi sa akin lang po nare-report. Sir, sa video may kita si tatay nakaupo lamang doon sa isang sulok at walang ginagawang pag-iskandalo. At dumating ka, gigil na gigil ka at nanuntok ka ng bigla at nagpaputok pa. Sir, maliwanag po yun sa video, sir. Yan, kasi sir, pag pinakita natin sa korte yun, yung judge, madali na agad gagawa ng kanyang paghato laban sa'yo. Opo, opo, sir. Ayun, no? Opo, ang point lang po dyan, sir. Oh, pala yung suntok na suntok, nakadalawang suntok ka, tapos
binunot mo pa rin mo, pinaputukan mo sa may bandang tenga, buti na lang at hindi tinaman yung tenga. Eh paano kung kahit hindi tinaman tenga, tumama sa bato at nag-ricochet, tumama sa ulo ni tatay, patay. Sir, sir. Alam mo yan, sir, di ba? Yes, sir. Attorney Domer Tadeo, Legal Officer, Fire and Explosive Office. Magandang hapon po, Attorney Tadeo, sir. Yes, Senator Tolpo, sir. Magandang hapon din po at sa inyong mga tagapakinig, sir. Sir, I would like the license firearm of Ronald Bacalintal canceled right away, immediately, sir. Yes, sir. Kunin lang po sana namin yung documentation, sir, para right away, sir, ipapa-revoke namin yung license at saka yung firearm registration niya, sir. Naku. Maraming, sobrang maraming salamat po, Attorney Domer Tadeo, Legal Officer, Fire and Explosive Office. Papadal din po namin sa inyo yung video, sir, para yun po yung gagawin yung basihan kung bakit kinakailangan ma-revoke po yung kanyang mga lisensya ng baril. Thank you, sir. Yes po, sir. Lieutenant Colonel Rex Supremo Villarreal, magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon po, Senator Rapitul po. Opo, ipapadala po namin sa inyo yung video at of course, sasamahan po namin itong si Sir Erlito sa pag-file ng formal complaint. Sampahan po natin ng kaso itong si ex-sergeant ng Air Force na si Ronald Bacalintal. Una, sir, yung pambubogbog, pangalawa, yung panunutok at pag-discharge ng bala ng baril. Ano pong pwede may kaso doon? Yes, sir. Actually, sir, nasamahan na po namin yan sila kaninang umaga sa Piskalya. Mm. Dito po sa Lipa City. Okay. Diyan nga po, sir, yung reklamo po nila ay nakarating sa atin through concerned citizen kasama po yung kanyang anak. So right after po nung makita natin ang video, kinuhaan po natin sila ng statement and then kanina nga po ay nag-file po tayo ng kaukulang reklamo dyan sa sa atin pong suspect. Ito na nga po pala, attempted homicide, tama? Opo, opo. Okay, sige, okay na at, po ito. At the same time po sir, ay pinasurrender na rin po natin yung baril nung suspect natin. So, andyan na po sa inyo, sir. Para, opo, bilang opo. Ebidensya sa korte po yon. Yes, sir. Opo. At forever, hindi na po pwedeng mag-own ng firearm ito pong si Ronald Bacalintal. Yes, sir. Opo. Wala na siyang karapatan na magkaroon ng baril at lisensya. Yes, sir. Sige opo. Po. Colonel, at saka pakitutukan din po, Colonel, baka magatapos nito, babanta-banta niya itong si tatay at ikot-ikutan niya. So, bahala na kayo mag-secure po kay tatay, sir, Colonel. Yes, sir. Opo, opo. Atahan nyo po na pro-protektahan po natin yung mga inosenteng mamamayan dito sa Lipa. Maraming salamat po, Colonel Rex Supremo Villarreal. Sir, magandang hapon po, Sir Colonel. Magandang hapon din po. Sir Ronald. Sir. Meron ka pang gusto ipaliwanag, sir? Wala na po, sir. Wala na po, sir. Okay. So, sir, yung pong baril ninyo, kinumpis ka na pala. Sinurenda nyo na. Very good. And then... Dinala ko na po yung sir sa stasyon nung Sabado pa, sir. Opo, revoke na inyo pong lisensya at sisiguraduhin ko po, hindi na kayo lifetime, hindi na kayo pwede mabigyan ng lisensya ng baril. Yes, sir. Yes, sir. Okay, kasi napakadelikado po. Okay, yes, mapanit. Yes, nakainom ba ako kayo noon, Sargento? Actually, sir, hindi po ako umiinom, hindi po wala po akong bisyo. Sayang, sir. O ba't nyo nagawa po yun, sir? Sayang. Opo. Ang dami nga lang pong offense na nung matanda, kinausap na po namin yan. Ang dami na po. Pinagawa na po namin ng memo. Okay, anong offense ulit nung si Tate Erlito? Pakiulit, sir? Nagnanakaw po ng mga gamit dito sa kanya po nakukuha. Mm-hmm. At the same time, nangaharas po yan, nangunguha po ng mga underwear. Tapos i-declare niya po pag naglilinis po dito sa buong compound, buong subdivision. Wala pong pwedeng makapagpaalis kasi nga po bata daw po siya ni General Buena. Sir, po, sir, kung nagnanakaw po siya ng mga brief at kung ano-ano pa, sir, hindi mo na trabaho yon. Dapat inirefer mo sa barangay. Sir, apat na pong beses namin nirefer to. Then kung ganun, sir, inirefer nyo sa PNP para yung PNP magsasampa ng kaukulang kaso. You don't put the law into yes, your hands. Alam mo yan, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kahit pa anong klaseng mali, meron siya. Meron man tayong autoridad para gumawa ng aksyon. Yes, sir. Laban yes, sir. Sa kanya. Yes, sir. Yes, sir. Copy, yes, sir. Time, nagnanakaw ka rin ng mga brief? Underwear? Hindi po sa to yun.
Wala ho kayong mga inaabala ng mga kapitbahay doon? Wala ho kong record sa barangay. Wala kayong record? Wala po. Okay. Wala mga nagreklamo laban sa inyo? Wala po. Hinahanap na nila ako doon. Na-verify po natin kay Kapitan, gayon din po sa COP na wala pong record si Tatay. Ah, wala? Wala po. Okay. Ah, po. Ayan po, Sarge Ronald. Eh sabi mo, sir, may mga nagreklamo na, tapos sabi mo, magnanakaw. Eh bakit walang record sa barangay? Kung magnanakaw siya, sana tad-tad na siya ng record sa barangay. Verify po namin yan, sir. Ang hirap po magpaliwanag ng ganito, sir. Kasi, Sir, nag-verify na kami sa barangay, sir. Yes, sir. Sinabi ng barangay, wala raw po. Yes, sir. Yung bang ninakaw na brief mo ba yon? No, sir. Hindi po brief yun, sir. Mga underwear po yun ng mga tao dito na babae. Mm-hmm. Opo, sir. Akala kasi, may mga natin siya nagsabi, baka kalsonsilyo mo raw. Tapos law, nahiya ka dahil nabuking na law kalsonsilyo mo. Kaya nagalit ka, hindi kaya ganon? Hindi po, sir. Okay, sige. Opo. Ito nga po, sir, ang kinukan ko, yung side ko, ang hirap pong ipaliwanag dyan kasi unang-una po, senior siya at the same time. Ganun nga po na ginanilang. Alam mo naman pala, sir, alam mo pala yes, senior. Ba't mo pa kasi pinanon? Yes, sir. Kasi, pero sir, maliwanag doon sa video, sir, na yung tao, hindi buti sana sasabihin mo self-defense, pwede yon. Kaso yung tao, nakaupo lang, sinuntok mo dalawang beses, gigil na gigil ka, tapos yung pangatlo, bumunot ka, pinaputukan mo. Walang kalaban-laban yung matanda. Talo ka talaga doon, sir, kahit saan korte mo dalhin. Hindi ba justify po yung actions ninyo doon. Maraming salamat na lang po, sir, ha? Thank you po, sa pagtanggap ng tawag namin. Tatay Erlito, Ma'am Evelyn, sige po, tutulong po kami kay tatay at siguraduhin namin yung baril ay hindi na mababalik kay Sir Ronald, saka at the same time, hindi na siya pwedeng magmamayari ng baril, okay? Yes, po. Huwag niyo ba telepon, kausapin po kay ni Odette. Thank you po.